A pegada que a pessoa sente trabalho. And it's not very much time. We're saying this. It's the Department of Labor that the biggest number of employed in Metro Manila is in Quezon City. Pangalawa, Medicaid. Ang Medicaid dito, no harong panahon na tayo nanunungkulan, pumunta ka sa government hospital. Perilo, labor hospital. Pag ikaw mga anak at mahirap, libre. Ngayon, hindi libre. Kinakailangan yung supply na gagamitin sa ipang anak, kailangan depositohan mo. Kaya bakit kita mo na karamihan na papaanak sa kumadrona? Ano resulting problem doon? Yung kumadrona hindi nagpapayan ng birth sa ating civil register, ang tanong hindi na kayo. Malalaman lamang ng magulang na kailangan ng certificate of birth pagpapasok na sa public school. Pangatlo, kailangan natin ay edukasyon. No less than the United Nations. Ang nagsabi, 2 weeks ago, na ang ating public education system ay buwaksak na tayong sumusunod sa Tanzania at Zambia. Ano ang bibigay natin, na yung sinasabi natin, bibigyan natin ng kasangkapan ng mga kabataan upang sariling kakayahan, mayangan ang kanilang buhay na tunay na marahal kung wala silang quality education. Ano ang nangyayari ngayon? Yung mga nakapasa sa public school, nakatapos ng college, mag-a-apply, 10 ang bakante, 200 ang applicant ang makukuha UP, Lasal, at ngayon, sila frustrated. Namunang pa ang kanilang magulang, and yet, wala silang trabaho. Pang-apat, kailangan natin peace and order. Peace and order sapagkat ang 60% of the crimes committed is drug-related. Hindi natin masosolve yung drug problem na magkabit tayo mag-commit ng streamer na Quezon City drug-free. On the other hand, ito ang broadsheet na nagre-retrato sa front page ng mga banal titinda ng sampagita. Pagkabenda ng sampagita, pupunta sa supermarket, bibili ng rugby at sinusunod yung rugby.